Sa wakas, ang inaasamasam o pinapangarap na laban ni undefeated former super middleweight champion and current WBA number 1 world light heavyweight contender Gilberto Zurdo Ramirez ay natupad na. Yes mga amigo, sapagkat ipinag-utos na po ngayon ng WBA ang sagupaang WBA world light heavyweight champion Dimitri Bibol at number 1 contender Gilberto Zurdo Ramirez. So yung Joshua Buwatsi na bata ni Eddie Hearn mga amigos ay pasyal-pasyal po muna dahil ang mas gustong makitang laban ng tao ang mas pinaboran ng WBA. So ayon po sa report mga amigos, kinakailangan magkasundo na ng magkabilang kampo bago mag August 10 upang makaiwas sila sa tinatawag na purse bid. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, yan po yung katulad ng nangyari kay Teofimo Lopez noon na hawak-hawak nga po ng ESPN at Top Rank pero biglang lumaban sa The Zone. Yun po ay dahil natalo ang ESPN sa tinatawag na purse bid. Kaya para hindi na makarating pa sa subastahan ang laban, kinakailangan magkasundo na ang Golden Boy Promotions at yung promoter nga po ni Dimitri Bibol na si Andrei Ryabinski. Hanggang August 10 po mga amigos ang ibinigay na palugit ng WBA. Sa iba pang balita mga amigos, idedepensa ni Jesse Bam Rodriguez ang kanyang WBC World Super Flyweight title laban kay Israel Gonzalez bilang co-main event sa undercard ng Trilogy Clash ni Saul Canelo Alvarez at Gennady Triple G Golovkin sa T-Mobile Arena sa Las Vegas sa darating nga po na September 17. Marami na nga pong nakukuhang atensyon ngayon itong si Jesse Bam Rodriguez dahil sa kanyang taglay na husay. Kabilang sa mga humahanga ngayon sa kanya ay sina Unified World Junior Lightweight Champion Shakur Stevenson at Matchroom Promoter Eddie Hearn. Tingin nga po ni Eddie Hearn mga amigos, future boxing superstar itong 22 anyos na tubong San Antonio, Texas. Lalo na't nitong Hunyo lamang mga amigos ay winasak nga po nito ang gumiba sa dating pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzalez, walang iba kundi si Sri Saket Sorong Bisay ng Thailand sa pamamagitan nga po ng impresibong 8 round TKO. Samantala, excited na nga pong sumampa muli sa ibabaw ng lona ang dating Unified World Lightweight Champion na si Teofimo Lopez. Makakatunggali nga po ni Teofimo Lopez ang Meksikanong si Pedro Campa na may kartadang 34 wins, 1 loss, 1 draw with 23 knockouts. Bagamat mas lamang sa karanasan sa professional ang Mexicanong si Pedro Campa kumpara kay Teofimo Lopez. Subalit malaking disadvantage nga po para kay Pedro Campa ang unang pagtapak sa Amerika. Pero sumasa ilalim po sa mapagmatsyag na mata ni Manny Robles ngayon itong si Pedro Campa. Ito nga pong si Manny Robles mga amigos ay kilala sa paggabay ng mga dating kampiyon tulad ni na Andy Ruiz at Oscar Valdez. Nagpapasalamat naman si Pedro Campa sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Top Rank at ni Teofimo Lopez. Handa daw niyang ipakita ang kanya mga natutunan sa kamay ni Manny Robles sa August 13. At naniniwala nga po itong si Pedro Campa na kaya niyang maging isang banta o puwersa sa Junior Welterweight Division. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan